Okay, good morning po. 6 days to go before election. Isa lang pakiusap namin. Number 6 sa balota, Doc Willie Ong for Vice President. Sa lahat ng mahal kong followers, sa lahat na nakikinig sa akin sa matagal na panahon, yun lang naman hinihingi namin ni Doc Lisa. Diba, marami na kayong like. Total, nakinabang naman kayo sa amin, nakikinig naman kayo sa amin. Pakiusap ko lang po. Boto nyo ako sa May 9, number 6 for Vice President. Hindi po para sa akin to, para to sa inyo. Papaliwanan ko sa inyo, pag marami tayong boto makukuha, mas matutulungan ko kayo. Okay. Si Doc Willie po ay tumatakbo ng vice-presidente ngayong May 9, 2022. Yun pong mga mababait naming followers at naniniwala kay Doc Willie, lumabas po tayo sa araw na ito. Ipakita po natin ang ating suporta. Ilagay po natin sa balota, bilugan, isulat, number 6, Doc Willie Ong para sa vice-presidente. Kasi kailangan po natin ng bilang. Iisipin nyo, isa lang naman yung boto ko eh. Tinatamad ako ngayong araw na ito. Hindi po, kasi kung marami ang mag-iisip ng ganyan sa araw ng May 9, hindi ho tayo makakalikom ng maraming boto. Ang kailangan ho natin, yung suporta, yung numbers, ipakita ho natin yung mga mababait na mga tao na nandyan, yung mga hindi ho nagpapa-apekto sa fake news, yun pong hindi nagpapa-apekto sa mga trolls, kayo na lang po yung natitirang mabait. Kayo na lang po yung nakakaisip ng ano ang mabuti sa bayan. Lumabas po tayo at bumoto. Bantayan po natin yung boto natin. Huwag ho nating hayaang makulangan ang ating mga boto. Okay, papasalamat tayo noong 2019. Kahit may 7 hours na wala yung computer nila, eh, naka number 18 tayo at almost 8 million votes. Pero alam nyo po, kailangan ko ang boto nyo. Bakit? Hindi para sa akin to. Pag marami tayong boto, unang-una, papakinggan tayo ng politiko, magkakaroon ako ng pwesto, mabibigyan ko kayo ng maraming tulong sa kalusugan. Kapag konti lang ang makukuha kong boto, hindi tayo kukunin ng sino mang presidente sa DOH, kahit consultant, hindi tayo kukunin kasi wala tayong boto eh. Hindi nyo pinakita yung tulong nyo sa akin eh. Pag wala tayong boto, wala akong maibibigay na tulong sa inyo na malalaki. Yung mga kidney transplant, yung mga magpapa-opera, yung mga gusto ng libreng gamutan, yung gusto matapos ang pandemya, paano ko kayo matutulungan? Huwag kayo po, alam nyo po, buong Pilipinas, na mind condition kayo lahat, na brainwash kayo. Konti nala siguro natitira na hindi, mga mamahal kong followers. Pero na brainwash kayo, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam paano kayo na brainwash. Grabe ang brainwashing. Katulad ngayon, kita nyo ah, 1 week before election, dyan naglalabasan ang todo mind conditioning, todo brainwashing, di ba? Bakit di na lang? Tumahimik na lang hanggang dating na election. Tingnan mo, hanggang 2 days before election, ang daming brainwashing, mind conditioning yan. Sasabihin, wag si Doc Willie, wag ito, wag yan. Marami pong fake numbers na lalabas. Fake Pero numbers, ipakita ho natin, fake news lahat tayo yan. Tayo yung mga tahimik na tunay na numero. Fake yan. Kasi, labas po tayo kasi, sa May 9. Kasi takot sila. Takot sila. Kasi kung may malaki boto natin, mahirap dayain eh. Mahirap dayain. Sasabihin nyo, tapos na ang laban. Eh, bumoto na ba kayo May 9? Hindi pa. Na mind condition na kayo. Paano kayo na mind condition? Number one, pinakitaan kayo ng malalaking tarpaulin. Eh, ang allowed ng COMELEC, 2x3 lang. Yan lang ang allowed, 2x3. Pero ngayon, hinayaan nila na napakalaki mind conditioning. Diba? Sa mga surveys, sa mga mainstream media na binabalita. Diba? Sa social media, sa mga artista ng susupport, karamihan doon, mind conditioning. Alam nyo naman, lahat na nagsusupport sa atin, hindi nagpo-post eh. Konting-konti lang. Ngayon lang naglalabas. At bakit? Takot sila mabuli. Pag nag-post sila, Doc Willie ako, may titira sila ng maraming kampo. Kasi nga,
maraming trolls yung iba. May tunay na tao, pero may troll eh. Ang troll computer yan. Makikita nyo naman yung account eh. Click nyo lang. Makita nyo, iba yung mukha, walang, iba yung pangalan, tapos walang ganong post eh. Mahalata nyo yun. Okay? So yun lang po nire-request natin. Yes. Tuloy-tuloy lang po tayo para po sa inyo to. Minsan naisip ko, David and Goliath talaga to eh. Diba si David, lagi nila minamata, maliit daw, walang laban kay Goliath. Hindi pa tapos yung laban. Araw-araw tayo nandito, nabe-brainwash po kayo. Katulad dito, sorry daw. O, bakit sorry? Hindi kita bobot. Anong, meron ba ako ginawang kasalanan nitong eleksyon? Wala akong ginawang kasalanan. Lahat ng debate, inattendan ko. Lahat ng media interview, sinagot ko. Hindi ako nagtatago. Diba? Lahat ng live pinakita ko. Diba? Hindi ako gumamit ng ibang tao na mga mabababa para mag-troll, para manira. Wala. Wala ako siniraan na tao. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong. Diba? Ang gusto nila kasi parang sumigaw ako, magwala ako. Hindi ako ganoon. Apo. Si Doc Willie po, Masters in Public Health. Apo. Marami na ho siyang inara. Lagi po kaming nag-aaral. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam ko ang kakayanan ko. Kayo ang nawawalan eh. Kayo kasi nagpapabola kayo. Huwag kayo yes. magpa-apekto doon. Fake numbers po lahat ang lalabas ngayon. Hayaan mo sila. Pero tandaan nyo, nung pinapako si Jesus, meron pong mabubuting tao na natitira, lumabas po sila, hindi ho sila natakot. Kaya nung nabuhay si Jesus after 3 days, sino ho ba ang naging tama? Yun ho bang kumampi kay Barabbas o yun hong kumampi kay Jesus? Mas gusto nila si Barabbas, wala ako akong magagawa. So anyway, diba? Buhay po natin. Basta itong ako, mga Pilipino, alamin po natin. Wala akong ginawang masama na isa sa inyo. Puro kabutihan, pero ayaw nila ng kabutihan. Wala akong pagmumura, pero ayaw ninyo yon. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Gusto nyo killer? Anong gusto nyo? Gusto nyo trapo? Hindi, kala ko ayaw nyo ng trapo. Gusto nyo ng honest. Gusto nyo ng makadiyos. Gusto nyo hindi nababayaran ng mga kumpanya. Ginawa ko lahat yun sa inyo. Wala nga kayong mabato eh. Ang mababato nyo na lang, ano, mag-senador ka. Pag nag-senador ako, talo ako. Sigurado ako, talo ako ngayon, number 22 ako nilalagay ng survey, at matatalo din tayo sa 2025. Wala nang pupuntahan yung senador. Example, magbigay ka isang pangalan ng senador na papanood nyo ngayon. Kahit isa lang, na lagi nyo nakikita sa news, wala. Paano, walang ganong exposure ang senador. Ang topic lang ngayon, presidente. At konti, Vice President. Pag senador ka, hindi nyo ako mapapansin. Ni hindi ako lalabas sa news. Hindi ako lalabas sa GMA o sa ABS ko ng senador. Kasi nga, walang exposure. At least dito, nakita nyo, mas konti ang kalaban, mas may chance tayo dito. Tsaka yun ang opening na binigay ng Diyos. Huwag nyo na i-question ang mali si Doc, nagpaloko. I mean, ay, nako. Gusto nyo ba, sabi nyo, mali sinamahan mo. Ako naman binoboto nyo, Vice President, di ba? Gusto nyo si Isko, ayaw nyo Isko, bahala kayo. Pero ako, tinatakbo ko, Vice President. Sasabihin nyo, mali sinamahan. Kanino nyo ako gusto sumama? Sasama ako sa isang kampo, di kaaway ko yung kabilang kampo. Doon ako sa kabilang kampo, di kaaway ko yung kabilang kampo. Dito na nga, gitna na nga si Isko eh. Ito na nga pinakagitna ngayon. Sasabihin nyo mali o sige, saan nyo ako? Iilipat nyo ako. Tingnan natin kung matutuwa kayo. Hindi rin kayo matutuwa. Nagpa-brain. Huwag kayo magpapa-brainwash, mga nanay, mga tatay. It's brainwashing kasi they have billions and billions of money. Umpisa pa lang nilock na nila eh. Pati yung free speech. Bawal ka na maka-free speech dito kasi titirahin ka dito. Titirahin ka dito. Yan po talagang pang-aapi na ginagawa sa atin, sa akin. Nasanay na ako noong 2019, pero mas matindi pang-aapi ngayon kasi may katunggali ngayon eh. Talagang binababa ng binababa. Hanggang sa dulo, 2 days from now, ibababa pa tayo. Pero sa May 9, pag nasa loob kayo ng ballot box, doon kayo makaka-decide. Sino yung hindi trapo? Sino yung matino? Sino yung makakatulong? Huwag kayong magpapabola sa sinasabi. Si Doc ayaw, si Doc mag-withdraw. Kailan ko sinabi mag-withdraw ko? Fake news yun. Na fake news kayo na mag-withdraw. Na fake news kayo na ayaw ko. Na fake news kayo ng
Sino nag-fake news? Troll yun eh. Nakabasa kayo ng troll. Anyway, it's a fake news. Opo, basta si Doc Willie, tuloy-tuloy po siya. Tuloy-tuloy tayo po siya. Hanggang last day. Kaya ho niya ang trabaho. Matagal na ho kami nagte-train for this. So, see you po sa May 9. Doon po ako sa pag-shade natin. Ako nagre-ready ng trabaho. Yun po ang tunay. Ako nagre-ready ng trabaho. Hindi yung iba nagre-ready lang makakuha ng boto likom-likom dito. Thank you po sa lahat ng supporters. Alam ko po marami kayo. Alam ko po lalabas tayo lahat sa May 9. Sa May 9. Lumabas po tayo lahat. Lisa, give me one more minute. Mm-hmm. Sa May 9, gulatin natin sila. Pakita natin na may Diyos. Pakita natin na yung walang budget, yung matino, malinis, may laban. Pakita natin matino ang mga Pilipino. Pakita natin hindi tayo nagbobola. Pakita natin may puso at may Diyos pa ang mga Pilipino. Wala kayong masasabing, ang pagtakbo ko ngayon, kung ano ginagawa ni Jesus, ganun ginagawa ko. Wala akong tinitira, tapos ayaw nyo pa rin. Hindi ko maintindihan. Tayo, 27 years, naglilibre, ayaw nyo pa rin. Mas gusto nyo yung hindi nyo kilala. Hindi nyo kilala, hindi nyo nakausap. Mas pinipili nyo dahil nabulag kayo, may nabasa kayo. O tingin nyo yun mananalo. Wala pang nananalo. Sa May 9, ang tunay na survey. Doon lahat. Naniniwala pa ako, hindi kayo decided. Walang decided. Ano, nalock na ba yung kamay nyo? Na brainwash na ba yung utak niya? Wala na ka. Nagpapa-brainwash na kaysa naririnig nyo, sa nasasabi nyo, at sa mga nakuha ng vote buying, wala na akong magagawa nun, vote buying. Pero kahit na vote buying, decision nyo pa rin. Okay? So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you sa lahat. Salamat. Salamat po.